ano po ba yung mga exceptions sa ating saligang batas tungkol sa non-establishment clause? May mga exception, lala sa non-establishment clause. Like, for example, exemption sa real property tax. Yung mga properties ng simbahan actually directly and exclusively used for religious purposes are tax exempt. Hindi dapat mag-avoid ang simbahan ng real property tax actually directly and exclusively used for religious purposes. Like for example, simbahan. Simbahan, exempted sa tax yan. Paano yung pagsimbahan tapos sa likod ng simbahan may mga restaurant, pinupahan sa restaurant, yun, may bayad na yun. Kasi hindi naman directly, actually, exclusively used. Ang sabi niya na batas, actually, directly and exclusively used for religious purposes are exempted from taxes. Real property tax. But, yung mga, for example, isang simbahan, tapos sa likod ng simbahan, nagpa-opa siya ng Jollibee, nagpa-opa siya ng restaurant dyan, mga Chinese restaurant, yan. May bayad na yan. Kasi hindi yan actually, directly, and exclusively used for religious purposes. Another, yung schools. Sabi ng batas, pag school kasi, bawal that it is, majority of the ownership is owned by a foreigner. Bawal yan. That's why kahit na mga international schools dito sa Pilipinas, majority, they're owned by Filipino. Kasi bawal na majority of the stocks are owned by foreigner. May exception. Except if that school or educational establishment is owned by a religious mission or institution. Like for example, like yung LaSalle Brothers. LaSalle Brothers dati, hindi naman Filipino ang LaSalle Brothers. I think Irish yan. Like for example, dati ang UST, Kastila yan. But yun mga exemption na pwede. Pwedeng owned by 100% by foreigner or majority owned by foreigner as long as that foreigner is a religious mission or institution. Ang third naman, Jane, yung tinatawag na optional sa mga public schools. Optional pwede magturo ng religion. Optional lang. Optional. And of course, special do ang magturo ng religion sa schools, but that is only optional. And lastly, yung tinatawag na appropriation of public funds sa like, yung sinasabi ko kanina, yung mga chaplain sa mga armed forces, sa mga kampo ng mga police, sa penal establishments, may mga chaplain doon na nagdadasa sa ating mga military members, mga armed forces, yan. May sweldo sila galing sa public funds because they are not only priest or pastor, they are also member of the armed forces. Ganun yan. Yes. Masingit ko lang, Miss Lala, doon naman sa mga, alam mo na, galing sa relihiyon, isa siyang government official, isa din siyang pastor. Pwede ba yun? Pwede yan. Pwede yan kasi he's elected by the people. So pwede yan. For example, isa siyang pastor, tatakbo siyang presidente, pwede siya tumakbo presidente, walang problema yan. But of course, subject naman yan sa rules and regulation ng kanyang simbahan. Kasi baka requirement siya, pwede siya tumakbo, but kailangan siya mag-resign as the head of the church. Pwede naman ganun. At malinaw dyan na walang relihiyon. O baga, pwede lahat ng relihiyon na magtayo. Hindi pwede ang gobyerno lang magtayo o magtatag ng iisa lang. Dapat ang ating gobyerno respetuhin lahat ng reliyon. Yes. Malaking reliyon man yan, maliit na reliyon man yan, dapat respetuhin. And dapat ang ating government, there should be no official religion dito sa Pilipinas.